it's your girl, War Reynaline, at nagbabalik na naman tayo sa ating panibagong vlog. But this time, this is the part 2 of our revelation. Sa mga hindi pa nakapanood ng revelation o big revelation natin, panoorin nyo muna yung vlog bago tong vlog na to. Ayan, so sa mga nakakaalam na, ito na yung continuation. War Reynaline, pass! So good to be back. So, itong vlog na to ay sasagot lang ako ng mga katanungan ninyo sa Instagram stories ko dahil sa revelation ko sa inyo. Katanungan to na dugtong o karugtong sa aking revelation. Yung mga what if nyo, yung mga bakit, yung mga paano. Ayan, dito natin sasagutin sa vlog na ito. Ready na ba kayo sa ating revelation part 2? Let's go! Dahil nag-gather tayo ng mga questions sa Instagram stories at ito ang ating mga nakuhang katanungan. Hindi ko na isasama yung mga pangalan ng kung sino man yung mga natanong ko dahil ayoko may mga magtampo, may masaktan, bakit yung sa akin hindi napili, ganyan. So, pumili lang ako ng mga katanungan na kaya at pwede kong sagutin para sa inyo. Sabi ng first question natin, why did you decided to label yourself as straight? So guys, clarification, until today, I'm still labeling myself as straight. Pag tinatanong ako, bay ka ba? I still label myself as straight. Pero syempre dahil nag-out na ako, sinabi ko na sa inyo, sa revelation ko, na nagkakagusto ako sa babae, mawawala na yung tingin ng mga tao na nililabel ko yung self ko, right? Pero parang may part sa akin na nag-a-adjust na if ever in the future, malay nyo bukas, next month, next week, na sasabihin ko na I'm bi. What? Nagkakagusto ako sa babae, out loud talaga. But as of today, Ward, bi ka ba? I label myself as straight. Ganyan! Ganon! Mga ganon lang. At saka, na-explain ni RC yun sa previous vlog ko tungkol sa gender preferences and stuff. So, eto, ipapakita ko lang sa inyo yung glimpse ng mga sinabi ni RC. Sexual orientation ni Ward ay female and male. Mm-hmm. So, ibig sabihin na attracted siya sa both. Mm-hmm. Pero ang gender identity niya straight. Yes. Ayan, so sa mga hindi pa nakakapanood ng previous vlog ko, para sa whole story or whole revelation, please, panoorin nyo na yung life ko. Pwedeng-pwede nyo nang panoorin yung big revelation ko na yan para connected kayo sa mga sinasabi ko ngayon. Second question, sabi, anong exact age mo nalaman na baliko ka, mahal? Wow, this is really an interesting question. So marami sa inyo, alam ko ang nagtatanong, ilang taon kaya si Ward nung nasabi niyang or na-feel niya, or nalaman niya na hindi siya straight, or na nagkakagusto siya sa babae, or nabaliko siya, kung ano mang or pa yan. To be honest, when I was in grade school, dun ako nag-start magkaroon ng crush na girl. First ever girl crush ko. Tapos, syempre kilig-kilig, ganyan-ganyan. Tapos natutuwa ako na nakikita ko siya, pero hindi ko pinapansin. Pero even before pa ako magkaroon ng crush, boyish na ako mamorma, mga gusto kong gamit, panlalaki, mga gusto kong laruan, mga panlalaki, ganyan. Bihira ako mag-Barbie. Actually, hindi ko masyado na-explore yung mga Barbie. Nagkaroon ako ng Bratz dolls, pero pinamigay ko lang din sa kapatid ko. So, more on, nage-enjoy ako sa mga panlalaking activities, ganun. Yung mga gusto kong gamit, chinela, sapatos, mga damit, panlalaki. Tsaka, mahilig akong magtago ng skin ko nung bata ako. Ayokong may nakikitang skin sa akin at masasabihin akong maarte or malande or kung ano man. Ayoko talaga. Tapos, mga tropa kong mga lalaki. Tawag nila sa akin nung elementary, tibok or tomboy. One of the guys kasi ako talaga. Kaya tinatawag nila, oh, hindi na ng tropa nating tibok. Ganun yung tinatawag nila sa akin. Pero hindi ko yung ina-acknowledge. Siguro na-acknowledge ko na siya or napansin or lumabas na siya nung high school when I was 13 years old. Kailan ka nagkagusto talaga sa babae? 13 years old. Wala na ako ibang sasabihin pero 13 years old.
Anong reaction ng ex-boyfriend mo nung nalaman niyang nagka-something ka na sa girl? Walang specific, but something. To be honest, nagulat siya. Actually, alam niya na nung naliligaw ko lang siya, sinabi ko na sa kanya lahat. Kasi ayokong dumating sa point na magiging kami tapos hindi niya malalaman. Ayokong malaman niya sa iba or magugulat siya habang kami na, doon niya malalaman, ganon. Sinabi ko sa kanya yon kasi nafe-feel ko, mahal ko na siya. So sabi ko, kailangan malaman niya yung gantong bagay para hindi siya magulat and gusto ko maging open. Kasi open naman talaga ako eh. And it doesn't mean na hindi ko siya pinapublicize and hindi ko sinasabi out loud sa mga tao na, uy, guys, nagkakagusto ako sa babae. Kailangan ko na siyang sabihin every time. Diba? If necessary and if willing ako or gusto kong sabihin, dun lang. So, nung na-feel ko na mahal ko na siya and kailangan ko mag-open ng mga bagay para mas magkaintindihan kami dalawa, sinabi ko sa kanya. Pero nagulat siya. Sobrang nagulat siya. And marami siyang tanong, paano yung ganyan, paano yung ganito. Normal questions pag curious ka. Especially, iba yung girl to girl sa girl to guys, right? Na-accept niya, pero nagulat siya. Marami siyang questions. At syempre, hindi ko na sa inyo sasabihin yung mga questions. Minsan, pagka may mga magaganda kong kaibigan na nakasama or kasama, tapos nagiging tropa niya, nilalayo niya ako. Nilalayo niya ako. Eh, ako kasi vocal ako sa nafe-feel ko. Nasabi ko, maganda. Ginujoke niya, ikaw, baka mamaya, gaganan niya ako. Kasi aware siya. Aware siya nagkakagusto ako sa babae. Pero kasi, hindi ko naman in-expect na magkakagusto ulit ako. Kasi, may part kasi sa akin na sinabi ko before na last na yung last na nagustuhan ko. And then after that, hindi na ako uulit na magkakagusto sa girl. Pero dahil hindi natin mapipigil or ang hirap pigilin kahit paulit-ulit mong pigilan or kahit paulit-ulit mong manipulate yung sarili mo na hindi, ganto, ganyan, ganyan. Wala kapag ka nagkagusto kayo. Kaya yun. Since nag-out ka na, may magbabago ba sa forma mo? What? Well, kung ano ako before, yun pa rin ako ngayon. Minsan girly clothes, minsan boyish yung suotan ko. Ganun pa rin ako. Mas mapapansin nyo lang ngayon kapag ka naka-boyish ako. Kasi nalaman nyo na, bye pala si Ward. So, every time na makikita nyo akong boyish, hindi na parang yung normal lang na dati. Na parang, uy, ang kastig. Ngayon ba makikita nyo na, okay, kasi ganito, ganyan. Pero, kahit naman siguro, hindi. Ganto pa rin ako, mamorma. Flexible dresser kasi talaga ako kahit nung bata pa ako. Kasi sumasayaw din ako. Gusto ko yung mga comfy clothes. Tsaka, nakadepende rin sa pupuntahan at lugar at mga taong kasama ko yung suot ko. Kaya, walang magbabago sa kung ano man yung panonood ko before at sa magiging panonood ko ngayon. Was it hard for you to come out? Of course, yes. To be honest, hindi ko naman talaga siya 100% balak na ipaalam sa mga tao. Parang kung sino lang yung makakalam at makakapansin. At pag tinanong naman talaga ako ng mga specific questions. Actually, shout out kay Keso kasi matagal niya nang alam. Matagal nang alam ni Keso siguro mga bago pa pumasok ng season 3. What? Yan. July, I think. June or July. Katapusan ng June or first week ng July. Matagal niya nang alam. At saka marami ako mga friends na may alam. So, kung sino lang yung magtatanong talaga sa akin ng hard and deep questions na ma-corner ako. Nagsasabi kasi naman talaga ako. Privacy ko lang talaga siya. But it's not a secret. Pero mahirap mag-out talaga. Kasi, connection dito sa next na question. Mahirap siya kasi, ito, yung tanong, natakot ka ba mag-out? Actually, mahirap siya pero hindi siya nakakatakot. Dahil maraming tao yung titignan ka as queerbait, as gagamitin, as hindi naman, bakit ngayon lang. Nakakatakot because of the judgments of other people. Aww. Hindi ko na-feel yung takot, to be honest. Pero nahirapan ako. Especially kahit season 2 kasi ang daming nakakapansin, ang daming tanong, and it's really hard na kapag kagano na yung napapag-usapan, minsan umiiwas talaga ako. Hindi ako natakot mag-out. Kasi alam kong maraming makakaintindi sa akin at alam kong maraming may alam. Actions speak louder than words kahit sabihin kong I label myself as straight. Nakakatakot siya. Especially for other people. Kasi nakwento ko nga may instance na nag-out na ako. Tapos may nagsabi sa akin, akala ko ba, ganyan sinabi mo pang maka-Diyos ka and stuff like that. Yun yung isang part na nakakatakot na marireceive mo sa same pa na nasa loob ng LGBT. So, parang ang dating kinwestiyon ka na, dinamay pa si Lord, nakaka-pa na parehas kayong nasa community na yun. So, siguro, yun yung fear ng iba, natatakot sila na ma-question, ma-judge,
and so on and so forth. Minsan hindi sa family eh. Sa friends or yung mga tao hindi kakilala na i-judge ka based lang sa mga gusto nilang sabihin or gusto nilang iparating. So, hindi ako natakot. Pero may part sa akin na naiintindihan ko na ngayon yung nararamdaman ng iba kung ba't sila natatakot sa pag-out at kung bakit yung iba hanggang ngayon hindi pa rin nag-out. It's because of the judgments. Na akala ko ba? O diba ganito ka? O diba ganyan? And it's really scary because they're alive. And a lot of people will use things against you para masaktan ka, para mawalan yung confidence mo, para mapa-question ka sa kung ano man yung ginagawa mo, and para magsisi ka sa mga bagay na ginagawa mo. And there's nothing wrong by being true to yourself, by being who you are. And kailangan mong i-accept, yun yung naisip ko, na may mga tao talagang kukwestiyonin ka whether you like it or not, magpakatotoo ka mahindi. Kukwestiyonin ka dahil lang sa mga nakikita o naririnig nila. Sabi nga, hinusgahan mo ako sa narinig ng mata. What? Hindi sa narinig ng tenga. Ayun, next question. Anong pakiramdam na nasabi mo na siya? To be honest, I feel free. Like, sobrang free. Na I can hug Lee all the time. I can tell a story about my past. Kahit hindi buo or kahit hindi lahat, still, people will get to know that side. At the same time, to be honest, nung pinapanood namin yung vlog ko na yon, yung revelation ko na yon, so mga hindi pa nakakapanood, again, panoorin niyo yung revelation bago to para mas makarelate kayo. Sa habang pinapanood namin yon, parang feeling ko I'm different. Parang may feeling ako na, hala, feeling ko I'm different. Hindi na parang may sakit ako, pero parang feeling ko I'm different. Na parang, wala, yung iba yung tingin na sa akin, parang hindi na ata normal, parang ganon. Dahil nga yung tingin, parang may judgment na, oh my gosh, Ward! Bahit ka? What? Oh my gosh, Ward! Tatlong ba? Sure ba? Oh my gosh, Ward! Matagal na, nauna ka pa kay ano? Surprise! Surprise, 13 years old. What can you say about self-acceptance? Ayun, nakakatakot, nakakakaba. Pero once you accepted yourself, and if people are misunderstanding you, if people are judging you, and if people are saying things about you na hindi totoo, you need to accept who you are. And by accepting who you are, you will have the courage, you will have the voice, and you will have people para kasama mo to speak out and or to accept yourself. Kasi the more na i-accept mo yung self mo, accept mo yung flaws mo, once they use it against you, wala nang impact. Because you already accepted it. And once na accepted mo kung ano at sino ka, hindi ka madadong ng ibang tao. And kapag ka may sinabi ka, you know yourself better than they are, mas makokorek mo yung thinking nila towards you, and at the same time, you're gonna be happy and you're gonna be free. So, kao, start to accept yourself because people won't and will never accept you if you can't accept yourself. I love you. Ayan. Reaction ng family mo nung nalaman nila. To be honest, ang may alam lang akong reaction ni mommy at reaction ng tita ko. Yung ibang parte ng family ko, hindi ko pa alam yung reaction. Pero ipapakita ko sa inyo yung reaction ng mommy ko. Actually, nag-message siya sa akin. Papakita ko sa screen. Pero ito ang message ng mommy sa akin. Sabi niya, "We love you, ate. So proud of you and you know that from your heart always. Keep your head high because you are amazingly beautiful inside and out." Diba? Sa puso, alam mo na nakita ko yun. Naiyak ako. I mean, di naman naiyak. Naluha ako. Kasi parang, hala! Ginawa ko yung vlog na yun. Na parang, oh my gosh, pag nakita to nila mommy nila, buong pamilya ko, hi guys. Ganun na lang. Pero, wala akong narinig na, bakit di mo sabi sinabi? Ba't di mo, alam mo yun? And one thing, pamilya mo ang unang na-accept sa'yo. It's not a sickness. You're okay. Hindi ka para i-accept. And if ever na may mga family man na hindi accept yung ganun, maybe they need time. Maybe they need time, especially pag nabigla. Yun sa akin kasi, to be honest, hindi na siya bigla eh. Kasi, dami ng hints. Dami ko nang nadalang babae.
sorry. Hindi! Dami ko ng hints na nabibigay. Porma ko, tropa ko, puro LGBT, mga tropa ko sa Cebu, tropa ko sa Manila, tropa ko sa Samar. Puro LGBT, may mga tropa ko from other countries, puro mga LGBT, ganyan. And ayun nga, mga gusto kong gawin, panlalaki, gusto kong bilhin. Tapos mga friends ko na basta. Marami ng hints. So pag marami ng hints, hindi na siya shocking. Pero kasi mostly ng mga parents or family na nag-disagree is yung nabibigla. So minsan, kailangan natin dahan-dahanin or minsan, kailangan natin ng tamang timing. And hindi mo kailangan biglain yung mga bagay kasi lahat yan may tamang timing and mararamdaman mo yun pag tama na yung timing na yun dahil tama yung mga tao sa paligid mo, tama yung nararamdaman mo, kalmado yung lahat, tsaka maayos yung surroundings sa gusto mong pag-openan. And eventually, matatanggap din nila yan kung hindi man ngayon, but soon, they will accept it. Tapos, sabi naman ng tita ko, actually nag-comment yung tita ko sa post ko sa Instagram, pwede nyo makita. Ang name niya is rkl.25. Sabi niya, I know you're brave enough to say it loud. I'm always proud of you. I love you. Kasi alam niya from the very start. Hindi niya man alam yung mga specific details. Hindi man ako nagkwento ng sobrang specific, pero alam niya. Alam niya when it comes to girls. Kasi sinasabi ko, since my tita is a lesbian, she's also part of the LGBT community, siya yung nakakaalam sa pamilya namin. Hindi naman sa para i-tolerate niya ako or what. Pero sobrang, sobrang support lang siya kung saan ako masaya at alam niyang wala akong tinatapakang tao. Alam niyang maganda yung ginagawa ko. Alam niyang nakakabuti sa akin yung ginagawa ko. Alam niyang masaya ako. Wala siyang against sa mga ginagawa ko. And alam naman niyang hindi ako pangit mag-isip para gumawa ng pangit din na bagay. So, shoutout sa tita ko na from day one, alam niya. I mean, hindi naman day one. Basta siya yung may alam. So, shoutout sa tita ko. I love you so much, best friend. Ikaw yung best friend ko. The best tita ever. Ayan. Sobrang, I love you. Best friend ka yun eh. Ayan. May difference ba yung pagmamahal ko sa girls or sa guys? To be honest, wala. Walang difference. Walang difference yung pag-love ko kasi kung paano ako magmahal, ganun na ako eh. Sobra ako magmahal. Kapag minahal kita, ikaw lang, ibigay ko sa'yo lahat kasi mahal kita. Ganun. Walang gender. Kung mamahalin kita, mahal kita. Walang mas lamang. Pero, pansin ko lang pag sa mga girls, mas key, comment kayo, totoo, sa mga naka-experience sa girls and guys na dyan. Mas maraming misunderstandings kasi parehas kayong babae at parehas kayong moody lalo na pag parehas kayong magkakaroon, diba? And pabebe ang mga babae. Charis! O, oh, mag-iingay dyan yung mga ano, in denial. Pero okay lang, kasi cute. Pero when it comes to love, loving, the feeling, kung ano yung mabibigay ko sa ganito, yun din yung mabibigay ko sa ganito. I mean, hindi naman pantay. Siyempre, ibang tao, ibang pagmamahal. Pero, walang lamang dahil sa gender. Wala. Kayo ba meron? I-comment nyo nga kung meron. How can you say na gusto mo na ang isang tao? Well, to be honest, sobrang mahirap ako magkagusto, matagal. Sobrang picky ko and hindi ako bumabase sa panlabas na anyo. Sa totoo lang. More on internal ako. Secondary na lang yung panlabas. And sobrang, sobrang attracted ako sa mga mababait. Mapagbigay. Kasi hindi ako madamot. Ayoko kasi sa madamot. Ayoko sa magkakaproblema kami in the future sa pera. Babae man yun or lalaki. Ayoko magkakaroon kami ng problema sa pera kasi palaging pinagpupunuluhan ng away or ng paghihiwalay ang pera ng mga tao. So, kapag ka mapagbigay, magkakasundo kami. Wala kami magiging problema sa pera. Secondary na lang yung mga bagay na mga mapapakita niya and yung appearance. Pero pinakaayaw ko talaga sa lahat yung dugyo. Kaya kapag ka meron ganon, ng mga bagay na hinahanap ko and makot may attention ko and you're so kind and at the same time you're funny and stuff, click tayo. Pero sobrang matagal talaga ako magkagusto. Pero once na nagkagusto ako, sobrang attentive ko sa tao na yun, sobrang caring ko, showy ako, I'll do everything for that person, wala akong pakialam sa gastos, magagalit ako kapag ka hindi ka gagawa ng bagay for yourself na ikakabuti mo. Basta mapapansin ng tao na yun at mapapansin ng buong tao na sa paligid kapag ka may gusto ako or kapag mahal ko na yung tao. Yan! Anong masasabi mo sa mga taong ayaw maniwala sa revelation mo? Well, we cannot please everybody. Hindi natin pwedeng pilitin ang mga tao sa lado ang utak or yung mga tao may gusto lang silang paniwalaan. Pero one thing is for sure, I'm not gonna do things just for you to believe me. I'm gonna do things for myself, for the people I love, for my family, and for everyone na naniniwala sa akin. And this revelation is one of the things that will free me
sa mga bagay na nagli-limit ako. And whether you like it or not, especially yung mga hindi naniniwala na kaparehas ko na parte, whether you like it or not, we are brothers and sisters. Why? Hindi, whether you like it or not, it's true. Baka nauna pa ako sa'yo. Kita-kits na lang tayo, mag-appear na lang tayo. Iyayakapin kita at papakita ko sa'yo mahal na mahal kita. Malay mo, tayo pa pala. Ay, hindi bala. Nandito si Cleo. Hindi alagaga noon. So, ayun. Hindi ko iisipin yung sasabihin ng ibang tao. Whatever will free me, who makes me happy, and hindi ko iisipin yung mga bagay na yun. Kasi may gawin kang pangit, may gawin kang maganda, may masasabi yung iba. So, why care? And last, but not the least, any advice sa mga taong gustong mag-out? Well, tulad nga na sinabi ko sa inyo, first, accept who you are, love yourself, good timing, and expect sa mga negative comments ng mga tao dahil people will always say something kahit anong gawin mo. And ang mahalaga, yung masasabi mo ng maayos sa pamilya mo. Tandaan mong hindi sa lahat ng pagkakataon sasang-ayon sa atin yung mga tao na sa paligid natin, especially yung mga family natin. Lalo nang nabibigla sila. Dahan-dahan, lahat may right timing. If you think that time is the right time for you to say it, to come out, then go. But if you think it's not the right timing, huwag na muna, hanapan mo yung tama at sa tingin mong pwede. And always remember that you are loved. And I am proud of you. I know it's hard. I know it's painful. And I know it's scary. But believe me, once na gawin mo yun, at once na ma-free ka sa ganon, you will love yourself more. And you will see the people who are truly loving you. And I'm so happy to say na ang dami kong taong nakita na natuwa sila na sinabi ko na ngayon. At alam na nila na hindi na sila maghahakahakan, hindi na sila makikinig sa sabi-sabi, sa mga hearsays, ganyan. Alam na nila kasi may basis na sila. And I'm so happy sa lahat ng mga taong naging proud, natuwa, mas minahal ako, at hindi ako iniwan dahil sa mga revelations na nalalaman ninyo. Thank you so much, guys, and I love you so much. Hanggang sa muli, kikita tayo sa aking next vlog. I love you, Warfam! God bless y'all!